Good morning, students. Sana nakakitiga habang pinapanood mo tong video na to. Ito yung mga nakakatawang kanta dati. I don't know if you can hear my audio right now. Hindi ko alam kung narinig ko, but this is one of the... Gusto ko yung mga English na to translate into reggae. Nakakatawa talaga kasi. Okay? So for today, we will be talking about yung last part na handouts na binigay ko sa inyo before, yung homicide at saka yung murder investigation. Tapos after nun, mag-switch tayo sa legal med. I will be sending you PowerPoints ng legal medicine. Or hindi pala, mag-module pala yung isa-send ko, hindi pala pa PowerPoints. Okay? So sana okay ka na kung kailangan kumuha ng kape or makakain habang pinapakot na to. Gawin mo na. So, magsa-start na tayo. Maraming salamat sa panonood ng video. Maraming salamat kasi willing kang matuto ngayong araw. Okay? So, anto, wala lang to. Na natuwa lang ako. Gusto ko siyang gawing wallpaper. Nakaka-amaze kasi yung mga physical features ni Joker. Okay? So, class, yung difference kasi ng homicide at saka ng murder. Actually, maiksi lang tong video na to kasi sa bagay, ayoko kayong paasahin. Lagi ko naman talaga sinasabi, maiksi lang yung video. Eto, class, yung pinagkaiba kasi ng homicide at saka murder, lagi natin siyang napagpapalit. Ang importante kasi siyan, dapat ma-emphasize at itaga nyo sa utak ninyo na kapag ka may yun kasi yung basic, kapag ka may intention patayin talaga, that's murder. Kapag ka hindi mo naman na-i-establish yung intention, ginagawa nila ang homicide. So, class, yung intention kasi minsan sa murder, mahirap siyang ma-identify. It depends on the circumstances. So, I am sure that you can see it on my screen right now. I will be using my annotation for you to see it clearly para makita ninyo ng maayos ang mga bagay-bagay. Okay? So, eto class yung ibig sabihin ng homicide. At ang definition kasi ng homicide is may namatay na tao, syempre, a person was killed. Yung akusado, pinatay siya ng walang kahit na anong justifying circumstances. Class, yung justifying circumstances, I will not be discussing that to you. Pero sana alam niyo yung pinagkaiba ng jimaa. Justifying, exempting, mitigating, aggravating, at saka alternative. Yun po yung mga... Sabi ko, hindi ko di-discuss, di-discuss ko pa din. Yun po yung mga circumstances or situation na kung saan it's either babaan yung penalty mo, taasan, or totally wala ka ng penalty, or mas tataas siya, or pwedeng mataas, pwedeng mababa. So, yun yung jimaa. Kung hindi niyo alam, pwede niyong sabihin sa akin para ma-discuss ko sa inyo sa live na klase natin. Okay? So, walang, merong, the accused had the intention to kill. Pero yun nga, class, depende kasi to eh. May mga madaming iba't ibang situation dyan. Pero sabi nga ng elements ng homicide, meron siyang intention pumatay, pero presumed. Presumed lang. For example, lasing ka, de-drive ka ng kotse mo, wala ka namang intention pumatay kaso nakapatay ka, pero hindi mo kasi pwedeng sabihin sa homicide na wala kang intention, kaya nga, di ba, reckless imprudence resulting to homicide. Okay? So, yung pagpatay ay hindi attended or hindi siya pasok sa murder or ng parricide or ng infanticide. So, kapag ka lahat ng yon ay under may namatay, tapos hindi pasok ng murder, hindi pasok ng parricide, hindi pasok ng infanticide, we call that homicide. Okay? So, yan ang pinaka-klaro na pagkakapaliwanag ng homicide. Now, let's talk about murder. So, class, yung murder, ang pinaka-definition niya kasi is basta hindi pasok ng homicide, eh baka murder yan. Okay? So, ano ba yung mga iba't ibang elements ng murder? Actually, madaming elements ng murder. Kasama na doon yung may treachery. Pinagtaksilan mo siya. Ibig sabihin, inatake mo siya sa mga panahong hindi niya, wala man lang siyang kalaban dapat. Tulog yung suspect. Tulog yung pinatay mo. Pero kasi class, siya sa... Pag ini-example ko yung tulog ng mga pinapatay, it always reminds me of the precedence na kaso sa Baguio. Sa Baguio kasi yung nagsimula, ay una yun sa buong Pilipinas na yung asawa, pinatay niya yung lalaki habang natutulog. Tapos, dapat talaga nun murder siya kasi wala man lang kalaban-laban. Pero, na-justify kasi na yung babae daw is biktima ng emotional abuse kasi nga siya ay sinasakan ng lalaki.
So ang ending, napalaya yung babae because of the vow scene, because of the violence against women and children. Kasi it was established that the wife was under emotional abuse. That is why parang naging action ng self-defense. Nakakatakot siya actually yung precedence. And I am not sure if ilan bang babae ang nakakapatay ng asawa ang nagagamit na depensa yun ngayon. Kasi class, ganoon naman sa court eh. Kapag ka may isang precedence, mayroon ng isang trial talaga na parang naging record-breaking siya or kauna-unahan siyang nangyari. Yung mga next na mga trial kasi, they can use it as a defense as well. So, I am not sure kung nagagamit pa ba yun ngayon na kahit natulog yung asawa, pinapatay, tapos na justify siya ng vowsy. It's scary. Para sa inyong mga lalaki. Okay. So, pangalawa, pag pumatay ka ng may prize, reward, or pangako. So, kunwari, yung mga gun for hire. Pumapatay sila, murder for hire, just for money. May nangyaring research on before sa Zamboanga, sa mga Muslim areas. Well, I am not generalizing. Kahit din naman sa amin sa, oh, actually, tingin ko hindi lang naman siya pang Muslim din. Kasi kahit dito sa Manila ngayon. Ang napansin ko lang kasi kahit sa amin sa Palawan, sa north, southern Palawan, yung Palawan kasi dalawa siya, southern at saka northern. If you want na pumunta sa mga beach, yun talaga yung north, solid talaga yan. Kung gusto mo na pumunta sa beach din, pero medyo hindi pa siya open sa turista, like yung Balabac, I am not sure if nakita nyo na ba yun sa Facebook, yung Balabac yung parang Maldives, parang siya yung mas matindi pa sa Boracay ng Palawan. Yun yung nasa south. Pero sa south kasi class, taga dun kami, let's say 85% Muslim. And madami dun yung mga murder for hire, pero halagang 2 piso lang. Halagang 200 lang, 300. Alam na kapag ka-election. So it's common. I don't know, because of poverty, pero hindi lang naman kasi siya ginagawa ng mga Muslim lang, kahit naman mga ibang religion. So I don't wanna blame it totally sa religion. Okay? By means of inundation fire. So, sinunog mo, tapos namatay din sila. Or for example, may nangyayari na nga na kalamidad, may nangyayari na nga pagsabog ng vulkan, may nangyayari na nga typhoon, tapos pinatay mo pa siya, may pagpaplano with evident premeditation, and talagang sinadya mo siya, tinurture mo yung tao, and yan class, ang pinaka mga elements ng murder. Okay, but of course, generally, gawin natin siyang general. Ano yung mga elements? Yung may namatay na tao, yung akusado ay pinatay siya, walang any qualifying circumstances ng Article 248, hindi pasok dito, that the killing is not parricide or infanticide. So, sabi ko nga kanina, somehow it's a bit difficult to differentiate murder than homicide. Pero huwag kayong magtaka kasi usually pag murder yung klaso, nagkakaroon sila ng plea bargaining. Kapag ka plea bargaining, i-google natin siya para mas maintindihan niyo. Kapag ka plea bargaining, ito is para kang tumatawad. For example, bibili ka ng kamote, bibili ka ng gulay, kung ang presyo niya ay 50 pesos, sinasabi mo na 40 pesos na lang, ganun. So yung plea bargaining, kunwari, ang kaso mo ay murder, tapos magpipli ka, aamin ka na, pero mas lower. Sasabihin mo na lang na, sige, aamin na ako, pero homicide na lang. Pero syempre, class, allowed lang yun kung payag yung suspect, saka payag din yung biktima. Hindi pwede na pala decision ko sa buhay. Sige, aamin ako ba sa lower than 1 degree? Ay, hindi. It's not your decision to make. Pwede mo siyang i-offer, pero may say doon yung family ng biktima kung okay lang ba sa kanila. Okay? That's plea bargaining. Okay? So, let's now proceed with your handouts. Na-discuss na natin yung pinagkaiba ng homicide at saka ng murder. So, dito kasi sa module ninyo, mas naka-detailed siya. So, ayan, with treachery, di ba? Ang kailangan yung, ang importante naman dyan sa treachery. Ito siya. Sa treachery kasi, taking advantage of superior strength. So, alam mo na nga na mas malakas ka sa kanya. Like, yung mga lalaki or babae na talagang mas powerful ka sa kanila kaya mo siya na napatay. Tumulong ka or nanghinga ng tulong sa mga ibang armadong lalaki. So, yan yung mga iba't ibang ibig sabihin na or elements ng murder. Okay? Ngayon, ano ba yung mga, what is parricide? Ayan. Eto class, madali lang siya. Tingin ko naman narinig nyo na to before kung ano man yung ibig sabihin ng
parricide. Pero kapag sinabi kasi nating parricide, ang pinag-uusapan natin dito is pagpatay sa tatay mo, nanay mo, or anak mo, kahit na sila ay legitimate or illegitimate. So, ibig sabihin, kahit na ampun ka lang, legitimate man or illegitimate, still makakasuhan ka ng parricide. For example, ako, yung stepfather ko. Yung stepfather ko kasi, class, ano siya, galing siya ng Isabela, Ilocano siya. Naging asawa siya ng mama ko nung college ako. Yan tama, 16 years old, nung first year college ako. Tapos, kung tutuusin, ako ay illegitimate child niya. Kasi hindi naman talaga, hindi niya ako kadugo. Hindi kami magkadugo at all. Tapos, kinasal kasi sila ng mama ko ng 2010 yata. They get married. Or no, 2010. Parang, I'm not sure. Hindi ko na alam kung sila nagpakasal kasi umalis na ako nun sa Palawan. Tapos, mabait sa akin, class, yung tito ko. Eh, mabait sa akin yung stepfather ko. Alam niyo, lagi niya ako tinatawag na anak. Sa akin kasi, awkward tawagin ko siyang tatay kasi nga 30 years old siya. Mas bata kasi sa mama ko ng 10 taon. May 10 years age gap sila. So, hindi siya tinatawag na tatay. At saka, hindi ko rin talaga siya tinuwing na tatay. I feel sorry for that. Tapos, pero talaga siya, lagi siyang proud na sinasabing anak niya ako, etc. etc. Kahit sa makapitbahay namin, tawag niya sa akin anak, but I don't call him tatay, papa, or whatsoever. I don't. Tapos, hindi ko naman alam na all throughout pala sa mga pinipirmahan niyang mga forms, lagi na ako nilalagay na anak niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala yung ginagawa niya. Pati sa insurance niya, lahat-lahat, hindi talaga ako nakakalimutan isulat. Hindi niya alam. Nung namatay siya last year, nagulat na lang ako kasi ang dami ko palang makukuha doon sa mga insurances niya kasi nga nilalagay talaga niya ako na illegitimate na anak niya. Pero kasama pala ako sa rights kahit na illegitimate ako. So, yan class, yung illegitimate siya ka-legitimate kasi it's either talaga bang anak ka niya sa dugo or hindi ka niya anak tapos na-recognize ka sa PSA, sa birth certificate. Or meron silang, nung nagpakasal kasi sila, nalagay yata ako doon sa pangalan na unang anak nila. I am not sure. So, yan class yung parricide. Pagpatay ng magulang. Tapos, para hindi kayo malito na lang, ma'am, ano ba yung ibig sabihin ng ascendants at saka ng descendants? Class, makinig ha. Mag-focus. Kaya nyo to. Makinig. Kapag ka-ascendants, taas, ascending. Tatay, nanay, lolo, lola. Hindi kasama yung tito, tita, hindi. Pataas lang talaga yan. So, tatay, nanay, lolo, lola. So, parang for example ako, tatay, nanay, tapos meron akong apat na dalawang lola tsaka dalawang lolo. Pero hindi ko naman sila nakilala sa mother side ko lang. So, ganun siya yung ascending. Kapag ka naman descending, wala pa akong descendants. Kapag ka descendants, anak, apo, yun lang yun. Hindi ko descendants yung pamangkin ko or nakakabata sa akin sa pamilya. No, ang descendants ko lang talaga na posible ay anak at apo ko in the future at hindi ako sure na magkakaroon ako niyan dahil ayoko. Pero malay natin kung magbago ang ihip ng hangin. I am not sure, pero ngayon hindi talaga. Okay, so we have infanticide. So by the word infant, di ba ang ibig sabihin ng infant? Well, baby. Okay, so ano class ang ibig sabihin ng infanticide? So, yung infanticide, ito po yung pagpatay ng bata less than 3 days of age. Less than 3 days of age. Ngayon, tas kapag ka sa board exam, kasi papabida-bida yung board exam eh, hindi na nalalagay na 3 days. Ginagawa nilang 36 hours. Kasi, di ba, naguluhan ako dun, saglit lang, 36 hours ba? Ilang oras yung 24 hours, 24, hindi pala 36, more than. Nabobo na ako sa mat. Ayoko na siyang isipin. Basta sa ano na lang, sa klase, pag-usapan natin siya. Basta kung ilang oras man yung meron sa 3 days, hanggang dun lang yan. Okay? Ngayon, ang pumatay ay, kahit na sino pa ang pumatay, kahit na ang pumatay ay parent, grandparent, any relative of the child, or kahit na stranger. Class, tandaan nyo sa infanticide ang pinag-uusapan dito, yung edad ng bata. Yung edad niya. Kailangan 3 days of age siya. Ngayon, kapag ka sumobra doon, for example, makinig ha, mag-focus, makinig, huminga ka ng malalim, maiintindihan mo to. Kapag ka ang namatay ay, let's say, 5 months old na baby, tapos ang pumatay sa kanya ay magulang na,
lolo at lola niya, syempre pasok yun sa parricide, yung kanina. Pag naman stranger ang pumatay, syempre it's either murder or it's either homicide. Basta, yung bata, pag pinanganak na siya, it's either infanticide, kapag kaunang tatlong araw siya pinatay. Pag more than that, kailangan mo nang tingnan sino ang pumatay. Kung ang pumatay is nanay niya or grandparents niya, pasok ng parricide yan. Pag ang pumatay naman is kahit na sino, pasok naman siya ng murder or ng homicide, depende. Okay? So, let's proceed now to the investigation sa establishing yung death. Ano na yung mga basic na ginagawa or ano ba yung mga kailangan matandaan in investigating homicide, murder, infanticide, parricide. In short, lahat ng mga cases na may namamatay na mga tao. Okay? So, the first one is, we need to establish death. Kailangan nating masabi na talagang ang may namatay. Ayan. Kapag missing lang yan, pag missing lang siya, hindi mo naman pwedeng masabi talagang may namatay kasi nga nawawala lang siya. Okay? So, usually, ang kailangan natin dyan is yung hindi class yung police officer so yung may authority to pronounce death. No, kaya nga sabi dito do not. Paki-emphasize siya ng bongga-bongga. Ayan. So, hindi po police officer ang magsasabi na ay patay na, talagang sure na ako. Wala siyang karapatan kasi hindi naman niya pinag-aralan yung medisina. Ang mayroon lang karapatan doon is yung physicians and medical legal officer. Sila lang yung pwedeng mag-declare talaga na yung taong to is officially patay na. Well, of course, depende naman yan sa sitwasyon. Kunwari, yung nakita is bangkay na naa-actus na. Well, still, kailangan pa din naman ng papel galing sa medical legal pero automatic it's implied. Talagang patay na yung tao kasi nga naa-actus na siya. Okay? Ngayon, ano klas yung mga, ba't kailangan ma-establish yung death? Kasi ito klas, pang ano kasi ito eh, pang, ito ay pang death penalty. Nandito sa module ninyo, ito siya yung an initial procedure na ginagawa to establish the death is to rule out, ito kasi class, for example, may bigla ang namatay, di ba? Bakit natin siya kailangang ipa-autopsy? Pero depende kasi yan sa family if they would like. Kung wala namang tanong yung pamilya, kung wala namang nagtatanong kung ba't siya bigla ang namatay, eh, wala din magagawa yung mga police officers. They cannot find justice kung ganun yung mangyayari. So, kailangan siyang malaman yung death para ma-rule out kaagad kung ang kinamatay niya ba ay electric shock, siya ba ay namatay because of poison or lason, or baka naman namatay siya because of pag-a-ident, pag matagal na magkababad sa tubig. So yan yung mga ni-rule out kasi what if yun palang pagkamatay niya is death penalty or simulated death lang kasi nga talagang punishment yun. Pero ito, syempre, ano lang to. Pang death penalty lang, which is wala naman na ngayon sa Pilipinas. Okay? So, of course, how will we identify the deceased? Pangalawa yan. Sino kaya siya? Ayan. So, syempre, it's either meron siyang bag, malalaman mo yung kanyang identity, or sa mga witness, sa mga taong nakakakita sa kanya. Usually naman, class, yung mga namamatay, na-identify sila kaagad unless, pero sa Manila kasi, medyo mataas yung rate na hindi na-identify kaagad-agad kasi minsan chop-chop yung katawan or sobrang lawak ng Manila. Tapos kapag may nawawalang mga tao, parang yung family after 3 days, after 4 days, basta na nagkahanap. Pero sa mga bukid, mga probinsya, mabilis ma-identify kasi nga magkakakilala yung mga tao. Yung mga pulis, alam na yung mga family. So, mas madali actually ma-identify yung mga nasa bukid. Kapag may nawawala, alam kaagad kung may nangyari mga kasama sa kanya. Okay? And kapag ka naman talagang hindi siya ma-identify, of course, we need to use fingerprint, which is medyo pahirapan yan minsan kapag ka nakabuo yung kamay niya, medyo mahirap siya. Kailangan mong ibuka or gagawa ka ng paraan para yung fingerprint kit maipasok mo na lang dito. So, dental structure, pwede din yung sa ipin, or yung buto niya na lang, na pwede mo kasing, class yung buto kasi ng bangkay, pwede mo siyang ma-identify kung ito ba ay babae or lalaki. Kasi magkaiba klas yung buto. Alam niyo yung puson, yung sa baba ng tiyan. Magkaiba kasi yung shape ng puso ng babae, at saka ng babae, at saka ng lalaki. Magkaiba. Tapos, of course, DNA. Ayan, pwede din siyang ma-identify because of the DNA. Depende kung gano'ng kagaling yung technology ng isang crime unit. Pero syempre, pag sa mga probinsya, again, ito is medyo struggle siya because kailangan pang isend sa city, like for example sa Ifugao dati, kailangan pang isend sa Baguio.
yung mga kailangang i-examine. Okay? Now, pangatlo, kailangan po nating malaman kung kailan siya posibleng namatay, time of death. Again, I think I mentioned this to you before. Dapat nating malaman kung kailan yung time of death kasi nga po kailangan nating malaman kung sino ba yung huling kasama niya kasi probably yung huling kasama niya yung pumatay sa kanya. Sino ba ang huling taong nakitang kasama niya? Kasi we need to know ano ba yung kanyang movement bago pa siya namatay. So, ano class yung mga iba't ibang dahilan to identify the time of death? Okay, so, eto class yung rigor mortis, livor mortis, allegor mortis. Mas maniliwanagan kayo dito kapag kinasan ko na sa inyo yung panibagong module. But, specifically, ang pinagkaiba nila is kapag rigor mortis, yung pagtigas ng katawan. Kapag ka naman allegor mortis, paglamig. Pag naman livor, pagbabago na kulay. Sige, mag-open ako na. Mag-open ako. I-advance natin siya. Kasi tingin ko naman nasa mood kayo ngayon. Eh, hindi ito masyadong malaki. Ayan. Pero hindi ako sure kung pwede ko siyang palakay. Ah, ito pwede siya. Okay, one moment. I will be taking notes. Tapos ano nang mangyayari? I am not sure if you can see my screen right now. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba yung screen. Pero baka hindi nyo nakikita. Sige, mag-ano na lang tayo. Mag-Google Drive na lang tayo. Ah, naku, kailangan kong mag-login. Hindi pwede. Makikita nyo yung password. Okay, dito na lang. Pwede naman yata dito. Mag-insert na lang tayo ng text. Okay. Ayan, so we have rigor mortis. Okay, allegor mortis. Then we have the livor mortis. Okay. Eto class, yung tatlo na to, yung rigor mortis is the hardening of the body or pagtigas ng katawan. Lagay ko na lang hardening. Nalalagay yung body, ha? Tapos allegor mortis naman is yung cooling, yung paglamig ng katawan after mamatay. Yung livor mortis naman is yung discoloration or pagbabago ng kulay ng bangkay kapag ka namatay. Okay, so pakitandaan nyo to, pakitake note nyo to. Okay? Ngayon, ano ba yung mga methods to determine yung pagkamatay, yung oras ng pagkamatay ng tao? So sabi ko kanina madami, di ba? So, class, 3 hours, magbabago na talaga yung kulay. 3 hours, within 3 hours. Magkakaroon na ng pagbabago ng kulay. Ngayon, class, kapag nagbago na totally yung kulay niya, class, if you're wondering, ba't ba nagbabago yung kulay? Kasi nga po, di ba, buhay tayo, tapos yung blood natin is nagsa-circulate sa katawan natin. Ngayon, because our blood is circulating because of our heart, kasi nagpa-pump yung heart natin. Ngayon, kapag namatay tayo, of course, we will lose our heartbeat. At pag wala kang heartbeat, stagnant, hindi gagalaw yung mga blood sa katawan natin. So for example, itong kamay ko, ito okay siya ngayon kasi nga hindi naman buhay ako. Pero pag namatay ako class, itong part ko na to, because of the gravity, yung blood, yung dugo ko, pupunta lahat dito. Especially kung namatay ako na kaganito. Tapos after 3 hours, magsimula lang magbago yung kulay niya kasi nga, yung blood ko pupunta lahat pababa. Okay? Tapos, malalaman mo din kapag ka na-move yung bangkay. Later on sa PowerPoint, papakita ko yan sa inyo kapag nag-legal bed na tayo. Malalaman mo class kasi for example, kunwari, namatay akong nakahawak ako dito. Tapos, dito kasi class, kasi nga naipit siya. So, walang magiging discoloration dito. Kaya, alam nyo class, to identify kung nagalaw ba yung biktima. If you want to identify kung nabago ba yung posisyon ng biktima, yung livor mortis ang pinakamagandang tingnan. Kasi kung nakahiga siyang nakaganon, dapat lahat ng livor mortis niya nandito din. Kung nakaganon naman siya na namatay, dapat lahat ng livor mortis andito. So, it will determine kung ano yung posisyon niya
bago siya namatay or after niyang matay. Kapag nagbago, for example, nakahiga siya. Nakahiga. Tapos nung na-recover na siya ng mga bangkay, nakahiga siya na recover. Yung liver mortis na ay nasa dibdib. So, di naman possible na na-magnet pataas yung dugo, di ba? Pababa talaga dapat yun. So, alam mo na kaagad na it is not the original position. Nung namatay siya, after 3 hours, binago ulit yung kanyang position. Okay? Kaya nga nakalagay dito, it's the indication if the body has been moved. Malalaman mo kapag ka nagalaw yung bangkay. Pero syempre, kapag ka namatay ako ngayon, wala pa namang 3 hours. Ginalaw-galaw yung katawan ko, hindi mo siya magpapakita. Hindi siya madaling ma-identify. Pero kung namatay ako, tapos after 3 hours, ginulo-gulo yung katawan ko, magpapakita ka lang sa liver mortis kasi dapat consistent yung liver mortis sa position nung bangkay. I hope naintindihan nyo. Kung basta basic lang yun, kapag namatay kang pa ganito, magbabago ng kulay ito. Ang magbabago ng kulay, yung malapit sa ground. Kaya nga kapag hindi nagkaganon yun, kapag may na-pick up silang bangkay, tapos iba yung liver mortis, ibig sabihin, nagalaw, or it's not the original position of the body. Okay? Then, liver mortis. So, ito yung pagtigas ng mga buto. Yung mga oras dito, it's okay na wag nyo siyang gaanong i-take note yun kasi hindi to galing kay Solis. Doon tayo sa statement ni Solis na, ito lang, ito yung sure ako. It kompleto siya within 12 hours. Ibig sabihin, class, for example, I will show you. Ito, class, yung mga rigor mortis. Pag namatay kasi, maninigas yung buong katawan, syempre eh. So, ayan siya. At makukompleto siya within 12 hours. Yung buong katawan talaga yung matigas na. Ayan. Okay. Tapos, yung putrefaction. Class, yung putrefaction, usually, nangyayari ito, pinaganda lang yung term, pero in Tagalog, ito yung pagkabulok. Okay? When we say pagkabulok, well, naaagnas na. Bakit aagnas? Because of the bacteria. Nauuod na siya, yung liver na laman, nagiging liquid na siya. So, nangyayari siya within 48 hours of death. Pero minsan, may mga pagkakataon na mabagal siya kapag ka namatay yung tao sa malamig na area. Siyempre, kapag ka namatay sa malamig, parang isda lang yan sa freezer. Diba yung isda, pag na-freeze mo ng matagal, alam niyo minsan, pag naiisip ko na yung isda, parang bangkay. Kasi pa ayaw kumain ng isda. Kasi feeling ko, pinatay natin sila pagkatapos naka-freeze ng matagal sa ref. Tapos pag makikita yung isda, parang feeling ko naka-rigor mortis sila. Hindi sila nabuputrify. Ito klaso ayoko sa pagtuo ng legal med kasi nga naapektuhan yung pagkain ko minsan. Hindi naman sa madiwain ako pero yung imagination ko lang talaga medyo awit. So, yung putrefaction or pagkabulok ng bangkay, usually it's 48 hours of death. So again, ha, yung mga to class, nakakatulong siya para malaman natin kung ano ba yung estimated na namatay siya. Kasi nga, why do we need to know? Para alam natin kung sino ba yung mga huling nakasama niya. Okay, so again, algor, paglamig. Rigor, pagtigas ng katawan. Livor, pagbabago ng kulay. Okay? Siyempre, ano pa yung mga ibang dapat na ma-identify? Ano ba yung kinamatay? Ito ba ay natural? Or baka naman nagkaroon ng aksidente? Or baka naman nag-suicide siya? Or baka naman ito ay homicide? Talagang may pumatay talaga sa kanya. So, ayan, dapat ma-identify din yung mga yan. Okay? So, siyempre, kapag natural, tulog din na nagising or na heart attack kasi siya. That's natural. Yung na-mention ko kanina, yung kinamatay ng father, ng stepfather ko. Kaya hanggang ngayon, parang medyo hindi pa nakaka-move on yung mama ko kasi biglaan siya. Hindi ko alam plus kung ano na ba yung mas okay na pagkamatay. Akala ko before, pag namatay ng biglaan, mas okay siya kasi nga hindi sila nahihirapan. Pero at the same time, diba? Kasi kapag may sakit na namatay, parang antagal, nahihirapan sila. Pero at the same time, na-realize ko, sa part pala ng mga maiiwan, sa part ng mga namamatayan, mas madali pala yung may sakit, tapos namatay. Kasi you are expecting it. Pero yung biglaan, yung ayun, magkausap lang. Kasi natutulog na sila. Yung tito ko, yung kapatid ko, na 8 years old. Tapos si mama. Tapos mga bandang 2 o'clock, parang binabangungot daw siya. Binabangungot. Binigising siya ng mama ko. Tapos nang binigising siya, ayun na, namatay na siya. Yun lang, nabangungot na siya tapos namatay na siya. Tapos binunta sa ospital,
heart attack daw siya, heart attack while sleeping, na cardiac arrest siya. So, yun, ngayon yung mama ko, ayun, hindi siya nakakatulog ng mga 12 o'clock hanggang alas 3, mulat na mulat yung mata niya. Nahihirapan siya matulog ng mga ganong oras, natutulog siya hapon or umaga. So, that's a kind of natural death. Okay, kapag ka naman accidental is nasagasaan, ayan, or nag-hiking, nag-road trip, tapos hindi inaasahang namatay pala sila or may nangyari hindi maganda. So, that's accidental. Malapit na yung Holy Week, ha? So, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Laging mag-ingat. Okay? Madami kasi. Hindi ko sinasabi na kapag ka-Holy Week, madami na accident. Yung point ko lang, pag Holy Week kasi, instead na mag-delay-delay sa mga bahay, madaming naka-beach mode. Tapos may mga na-accident. Okay? So, ano klase ng mga iba't ibang causes of death na possible? So, gunshot wounds. So, syempre, baril. Ano yung mga dapat matanong dyan na question? Or ano yung dapat na masagot na mga question? Matanong na mga question. Yung sugat ba ay na-inflict bago siya namatay? Or baka naman pinatay tapos patay na siya bago siya binaril? Ang kamatayan ba ay resulta nung mismong sugat? Ibig sabihin, yung baril ba ang mismong pumatay talaga sa kanya? Pwede bang malaman natin yung firearm na ginamit? Yes, it's possible. Kasi klase yung firearm na ginamit, ma-identify mo siya based on sa laki ng bullets. Hindi lagi, pero depende. Okay? Gaano kaya kalayo yun? Gaano kalayo yung biktima? Yun class, ma-identify siya. Depende minsan sa laki ng sugat or sa discoloration sa palibot ng sugat. So for example, ito yung baril, tapos binaril ko yung tao. Class, pag sobrang lapit kasi, maiiwan dito yung mga gunpowder. May itim-itim yan dito. Kasi masasama nga siya eh. Kung talagang malapit. Pero kung medyo siya malayo, halos walang gunpowder kasi malayo na siya. Habang lumilipad yung bullet, yung mga gunpowder, nawawala na din. Tapos, usually, class, tandaan nyo to, kapag pagpasok, pagka-entrance, maliit talaga yung, ano, yung sugat niya. Pero sa likod, kapag lumusot siya, malaki na siya kasi dumaan-daan sa mga laman. Okay? Ano pa yung mga dapat na ma-identify natin kapag pag-uusapan yung gunshot wounds? So, dapat kung ano yung mga pumasok, bibilangin mo, binibilang kasi nila yan. So, binibilang nila kung ilan ba yung sugat. Tapos, tugma ba yun sa mga nakuhang bullet sa loob? Kaya nga sabi dito, all gunshot wound, ayan. Tapos, result from the entry and the frequent presence of undispersed explosive gas. Tapos, kapag pumasok sa katawan, it's either nakahati yung mga bullets. Minsan may mga ganong bullet na kapag tumama sa balat, kumakalat siya or sa loob ng katawan, dumadami siya. So, sabi dito, generally, the closer the discharge to the skin, the greater the damage. Kapag mas malapit yung shooter doon sa namatay, mas malaki yung damage. That's the general. Okay? Pero yun nga, depende naman sa klase ng firearm. Kahit naman medyo malayo siya kung high caliber firearm, syempre, malaki din yung damage. It depends. Okay? Tapos, pag yung baril ay pinaputok within 2 feet, ang sabi siya within 2 feet dun sa skin, is possible na magkakaroon nga ng burning or scratching of hairs and skin tissue. So, sabi ko na sa inyo kanina, kapag ka nga sobrang lapit niya, possible na yung mga balahibo sa nog, tapos yung balat, palibot niya may mga item. And grayish ring, pare-parehas yan. May mga, talaga mag-iba klas yung kulay. Kasi nga, may mga gunpowder. Ayan. Tapos, yung iba naman, number 3, eto klas, yung sugat minsan, yung shape niya is parang crescent moon or parang star moon pattern. So, may mga ganyang klase klas ng sugat, depende kung saan tumama yung bullet. For example, tumama sa skull or sa skin directly over bones. Ang tinamaan is mismong buto. So, dahil nga buto kaagad siya, hindi siya makapasok kaagad. So, parang nagiging star. Hindi naman talaga literal na star. Parang star lang yung itsura ng sugat. Tapos, yung imprint ng firearms. Huwag kayong malito sa muscle. Ang pinag-uusapan lang naman dyan yung ano to dapat class, hindi ito mali yung nakalagay shot. Dapat niyan, muzzle. Yung sa muzzle ng baril. Wala na typographical to. Motion na to. Ito yan, muzzle of firearm. Letter Z yan dapat.
Ayan, ito. Yung dulo ng firearm. Baguhin nyo na lang sa mga motion. Nakakahiya naman yung muzzle. Ayan. So, yung muzzle, yung shape niya, hindi naman daging mewat kasi nga kung malayo. Pero kung malapit, like for example, talagang nakatutok dyan, makikita mo yung shape. Maiiwan yung shape. Then, tattoo wing. We talk about this. Yung nakapalibot nga, yung maitim because of the gunpowder. Okay? Kapag ka naman, depende naman sa iba't ibang weapon. For example, kapag yung weapon na ginamit is may mga hesitation marks. Ayan. Plus, yung ibig sabihin ng edged weapons, yung mga may tulis. So, yung mga kutsilyo. We're talking about knife, cutter. Ayan. Ngayon, ano class yung ibig sabihin ng hesitation marks? Kapag ka hesitation marks, ito yung mga mark lang sa kamay na hindi naman talaga natuloy. Parang practice lang or parang suicidal attempt lang siya. It's only a suicidal attempt. That's what we call hesitation marks. So minsan kapag may mga hesitation marks, parang pwedeng ma-justify ng mga PNP na suicide niya talaga to kasi mayroon na siyang pagtatangka before. Kasi parang sinusubukan niya nga kung gaan. Okay, so diba sabi dito, presence of hesitation marks is indicative of suicide. Pag may mga hesitation marks, parang it's indicating na totoo nga talagang nag-suicide siya. Kasi class, usually naman kapag ka-suicide, ang unang question siya, talaga bang nagpakamatay siya or baka naman pinatay siya? It's either of the two lang naman. Pero yun nga, hindi ibig sabihin na walang suicide or hesitation mark, hindi ibig sabihin na hindi na yun suicide. May mga tao naman na bigla-bigla ang nakakaisip magpakamatay. Isang las-las lang tapos patay na sila. May susyante ako before sa Pampanga na nag-commit ng suicide. So, hindi ko na siya susyante na mangyari. Police na siya. Kasi nga, umuwi doon ng laseng tapos nakipagsipitan sa asawa. Alam yung suicide is a very sensitive situation. Ang pinaka-affected talaga dyan yung mga naiiwang mga tao. Hindi yung mga nagpapakamatay. Ang affected siya ng pangmatagalan is yung tao, yung mga naiwang pamilya. Kasi they will end up questioning themselves. Ano bang ginawa ko dapat? Ano ba dapat yung mga naging natulong ko sa kanya nung buhay pa siya? Many, many questions from the family. So pagka naman defense wound, well, usually dito yan, di ba? Kapag yung defense wound kasi, it's automatic kasi na naka-design kasi class yung katawan natin na kahit na hindi ka mag-isip, it's automatic. Naka-design yung katawan na iiwas ka kaagad kapag ka nakita mong mamamatay ko or may mga accident. For example, tumatawid ka ng kalsada. May nakita ka kaagad na sasakyan na palalapit sa'yo. Ang pinakaunang instinct is tumayo ka. That's defense mo. Kasi kahit gawin mo sa mga bata or sa mga sino mga gusto niyong pagtawipan siya sa barangay ninyo. Kumuha kayo ng pampalo, for example, tapos para papaluin niyo siya. Class, ang initial na reaction ng tao is ganun. Automatic yun, without even thinking. Class, kahit baby mayroon ganyan. Yung baby, for example, kunin mo yung kamay mo, ito, tapos bigla mong ganun sa mata niya. Pero syempre, huwag niya ipapasok, pipikit siya kaagad because defense is natural for humans, kahit naman sa mga hayop. Normal tayong naka-defense mode. Ayan. So, pag may mga defense wound, like for example, may sumasasak sa akin, tapos nakaganun na ko, so ito muna yung mabubuo. So, automatic, it will give us a clue na yung tao is homicide talaga kasi he is trying to protect himself or herself or homicide or murder. Okay? May mga namamatay naman because of asphyxia. Class asphyxia is yung pagkakulangan. Kakulangan siya ng hangin sa katawan ng tao. Kaya nga ang sabi, gradual cessation of the oxygen. Kakulangan ng oxygen sa katawan ng tao. So, generally class, 4 to 5 minutes pa lang is hindi na magpa-function yung brain natin. Kapag 4 to 5 minutes na wala kang oxygen, tapos napasukan na ng tubig yung lungs, it will result brain death. Mamamatay na tayo, 4 to 5 minutes. So, ano ba yung mga iba't ibang dahilan ng asphyxia or kakulangan ng oxygen? It's either sinakal ka, or baka naman nalunod ka, or chinook ka, or may, yung ano klase, yung gagging, yung may nakagunundugo. Okay, kaya hindi nakakapasok yung oxygen. Or mayroon kang mga tinake na mga certain drugs that is possible na mag-cause ng pagkakulang ng oxygen sa katawan mo. That's asphyxia. Okay?
ano class yung manual strangulation? Ayan. Class yung manual, talagang gamit lang is yung kamay. Maiiwan pa dun yung mga fingerprint or baka pa ganito lang siya or kamay ang ginamit. Kaya ka manual, manuman. So automatic talaga class, it's murder. Hindi mo naman kasi pwedeng aksidente ko lang po siyang nasakal. No, it's not. Hindi yun aksidente. So manual is, nakalagay dito, is highly indicative of homicide or murder. Talagang mag-i-indicate siya na may nangyari, palpatay. Tapos sa mga fingerprints, maiiwan siya for dito. Okay? Kapag ka naman ligature strangulation, well, hindi siya manual. Naging creative ka, gumamit ka ng mga lubid, ng belt, ng wire, anything na posibleng makasakal, kahit na ito, posibleng makasakal tong cord ng headphone, but laptop charger, it's possible. Lahat plus pwede, kahit naman din yung handkerchief, kahit tela, kahit damit makakasakal. Anything, actually. Okay? So kapag ka ligature strangulation, syempre may mga maiiwan na malka kasi may pwersa dito eh. May maiiwang malka. Pag namatay na siya, magkakaroon ng ibang mark dito kasi nga parang nagpasa. Mag-iiwan talaga siya ng marks. Okay? Then, how about blunt instrument? Ito class yung blunt instrument. Pagka blunt, di ba like kapag sa legal med, pagka after ng discussion na to, mas detail kung didiscussan sa inyo pero pahapyaw na lang siya kasi we talk about it now. Ano klas ang pinagkaiba? At ano yung blunt? Blunt is yung mga instrument na hindi siya matalas. Wala siyang talas. Example baseball bat. Ayan, let's try. Blunt instruments. Ayan. Example nito is yung mga baseball bat. Pero matulis naman itong mga ito. Blunt instrument, baseball bat. Ayan. Kasi yung basta yung dulo niya, hindi siya matalas. Pero syempre, nakakapatay yan, nakakamatay yan. Ayan. So kapag abrasions, eto class is gasgas. Kapag abrasions, we call that gasgas. So yung result niya is sa outer layer lang ng skin. At ang dahilan malamang ay yung body is nag-slide ka. Diba? Lahat naman kayo na-experience madapa. Diba? Awit yan eh. Tapos yung pinipilit mong itago sa mama mo kasi mapagalitan ka. Pero ang sakit talaga niya. Kapag ka nakaupo ka, okay lang. Nakahiga ka, okay lang. Pagbangon mo, solid yung tuhod mo, yung from nakahiga, tapos tutupi mo siya. Yung sakit. Ramdam niyo yan. Alam ko na, nasan niyo yan. So that's abrasion. Okay. Pag naman contusion class, kapag ka contusion, ito ay pasa. Malakihang pasa. Nagkaroon ng pasa kasi nga nalamog yung part ng katawan. Walang sugat class ha, walang sugat. Yung iba't ibang klase ng sugat sa next discussion natin yun, sa PowerPoint or sa module na next kung isi-send sa inyo. Okay? Tapos, laceration. Well, gas-gas. Pero dito kasi class yung laceration, almost the same lang siya ng abrasion. Parehas lang naman silang gas-gas. Pero kapag ka, depende kasi sa parts ng katawan na dinidescribe. For example, kapag ka part ng katawan is kabuuan, abrasion, nakagasgas. Kapag ka naman yung vagina or penis, kapag ka yung mga private part ng tao, yung class manipis yung balat, ang tinatawag dyan is laceration. Kaya kapag ka makakapagbasa kayo, for example, ng mga report ng mga police officer or ng report ng police officer, report ng mga medical legal officer, they call it laceration within the vagina. Nagkaroon doon ng gasgas. Okay? So, what is autopsy? Alam niyo na kung ano yung autopsy. Ano man class yung exhumation? Eto class, ganito ha, maintindihan nito, madali lang to. Kapag ka-exhumation, sure, nalilito nga ako sa pronunciation. I-google nga natin para once and for all patahimik tayo ang kaluluwa ko. Exhumation. 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 Sabay-sabay. Exhumation. 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 Okay? Ito class, yung exhumation. Whatever. Yung tao na matay siya, inotopsy, tapos nilibing. O kaya naman, yung tao na matay, nilibing. Afterwards, nagkaroon ng matinding ebidensya na yung tao pala ay baka hindi na matay because of natural death. Baka siya pala ay nalaso. At ma-identify lang siya pag inotopsy natin, ang tawag doon is yan. Ayaw ko na siyang sabihin. Ay, awitan ako. Yan yung tawag. So dito, in short,
nilibing na, hinuhu kayo ulit, inautobs ulit. Pero dito class, hindi ito basta-basta ha, kailangan mo ng court order bago magawa. Mahirap makagawa ng, mahirap makakuha ng court order na ganyan. Kasi nga, sa family class kasi, matindi yung effect niya ay na nakalibing na yung bangka. Yung parang feeling ba nila, baboy na yung kamag-anak nila kasi nga inautopsy, tapos nilibing. Tapos gustong i-autopsy ulit. Or, yeah, minsan class may mga tao na they don't understand na yung bangkay, bangkay na yun eh. Wala na siyang kaluluwa. At kailangan talaga siyang ma-examine for the purpose of justice. Ang masaklap dun, na-approve nga ng court yung exhumation. Na-approve nga ng court. Tapos nung inautopsy, no results found naman. Di ba parang na-uwi sa wala? So, ayun. Hindi siya ganun kaganda yung effect talaga. Pero, basta tandaan nyo lang siya, nilibing, tapos, kinukay ulit para pag-aaral. Okay, so we have rape. Yung rape class, punishable na yan ng RA 8353. May iba na kasi ngayon yung elements ng rape. Google natin yung salient features of RA 8353. Hindi na kasi class pasok yung rape sa ano, sa crimes against, or hindi na siya pasok ng revised penal code. Pasok na yung rape ng special laws. Okay, so eto class yung mga iba't ibang elements ng bagong rape. Yung sa anti-rape law ng 1997, which is the RA 8353. Marital rape, number one. So sa mga mag-asawa, hindi ibig sabihin na mag-asawa kayo is hindi ka na makakapag-file ng kasong rape. Basta may force, still it's rape. Okay? Tapos we have the hindi na siya crimes against chastity. Kasi class nung unang panahon, nung sa revised penal code kasi, yung rape is under lang siya ng crimes against chastity. Pero ngayon, it is the crime against person na. Hindi na siya crimes against chastity. Yes, sana naiintindihan niyo yung mga classification ng crime. Nakakalungkot kapag ka. Hindi niyo alam. Title of crimes, revised penal code. Sana alam niyo to. Yes, ganito kasi yan. Meron kasing open natin to. Ayan. Meron kasing 20, meron ngang ano eh, ayan. Number 1 to number 14, eto siya. Yung mga crimes kasi sa RPC, may mga iba-iba silang grupo. Grupo-grupo sila, depende sa pagkakakumit. Yung Title 1, Crimes Against National Security. I-screenshot ko nga to, tapos send ko mamaya sa group chat natin. Na lang. Hindi ko alam kung nakikita niyo ba yung WhatsApp ko ngayon. Nakikita niyo ang pahala kayo sa buhay. Ayan. So, Title 1, Crimes Against National Security hanggang Title 14, Quasi-Offenses. So, ito plus, dati kasi, yung Title 11, gamit tayo ng annotation for you to understand it better. Ito kasi yung Crimes Against Chastity before, dyan pasok yung RPC, dyan pasok yung rape. Pero ngayon, Crimes Against Person na siya. Mas seryoso na ngayon plus yung rape. Kasi kapag crimes against chastity, if you're wondering, ma'am, ano bang ibig sabihin ng chastity? Nung college ako, alam ko yung sagot sa teacher ko kasi nung second year kasi ako sa high school, ang section ko, two chastity char. Ang ibig sabihin kasi ng chastity, pure, sagrado, malinis, gano'n. Parang purified na tubig, parang gano'n siya. So, kapag crimes against chastity, ibig sabihin, about sa purity ng babae. O ng lalaki din naman. Okay? So, yan yun. So, ngayon, hindi na siya crimes against chastity, crimes against person na siya. Sana class, memorize na to or alam nyo to yung mga iba't ibang title ng RPC kasi nakakatakot yung hindi nyo alam yan. Or ngayon nyo lang nalaman na may mga magkakagrupo pala ng mga crimen. Ay, yan. So, rape, ang pinaka-definition niya is balikan pa natin yung sa RA 8353 na yan. Fourth mode of committing rape. So, dito, kapag ka 12 years old yung babae, yung bata, tapos may dementia pa siya, rape na kaagad yun. Dati kasi hindi. Tapos ngayon, para din siya sa mga lalaki, hindi lang siya para sa babae. It can be committed to male as well. Pwede nang ma-rape ngayon yung mga lalaki. So plus, alam nyo, rape against men is existing for a long time. We just don't recognize it kasi iniisip natin na okay lang sa lalaki yung ma-rape, okay lang kasi nga nasawa pa naman sila or whatever, pero kapag sa mga cases, for example, ng bakla or lasing, may mga na-encounter na ako. Hindi naman na-encounter. May mga kilala akong gano'n na nag-inuman silang mga lalaki, pagising,
is yung bakla ko ano na ginagawa sa kanila. So that's rape or babae. I'm not generalizing, pero may mga rape din naman sa mga lalaki. Ang hirap nga lang kasi, it's very difficult for them to file a case. Kung sa baba, plus ano kasi yun eh, yung ano kasi, yung rape. Isa siyang krimen na hindi gustong itago ng madaming tao. They don't want to go out. Kasi, unang-una, gusto mo na kasi siyang kalimutan. Gusto mo na siyang kalimutan, gusto mo nang mag-move on. At actually, hindi lang rape, kahit yung mga nahihipuan, madaming babae, madaming lalaki ang mga nakaka-experience yan. And tendency natin dyan is, kalimutan siya, hayaan siya, kasi ayaw mo siyang palakihin. Tapos ang nakakalungkot kasi dyan, kapag nag-file ka ng kaso, ano kasi klase, magkakalkalan kasi ng past yan. So for example, yung past mo, madami kang boyfriend, madami kang girlfriend, ipipaint ka na parang malandi kang tao, kaya deserve mo mangyari yun sa'yo. So, ganun usually. Nakakalungkot yung pananaw ng mga tao, siya yung mga na-rape. Laging sinasabi na, iba ka naman kasi siya din yung may gusto. Iba ka naman kasi, plus rape is rape. Basta may force, automatic it's rape. Okay, so ngayon, pati sa mga lalaki, mayroon na din. Tapos, number five, hindi na kailangan pa na magkaroon ng actual na penetration. Hindi kailangan makapasok yung penis sa vagina. Kahit na ano yung ipasok doon or yung base sa actions niya, it can be considered as a rape. Another elements is that, kapag kayong bata ay 12 years old. Ayan. So, madami na class modification yung rape. Ngayon, ano yung mga iba't ibang klase ng rapist? We have five. Yung power reassurance, by the word na power reassurance, ito plus yung mga madaming tao siguro yung mga parang nanlalait sa kanila. They feel discriminated. Kasi yung mga lalaki, kahit naman mga babae, ito to, yung ma-generalize yung gender, ha? Yung minsan, they need to feel powerful. Yan yung mga power reassurance. Pinapakita nila yung pagiging makapangyarihan nila by doing this crime. Kasi, they want to feel na may nakokontrol akong mga tao. Yan yung power reassurance. Kapag ka naman power assertive, halos magkapareha silang dalawa. Pero kasi kapag ka power assertive, feeling niya, the more siyang nangre-rape, the more siyang nagiging brusko, the more siyang nagiging strong. Ganon. So, may psychological problems sila. Yung power reassurance at saka power assertive, ang pinaka-pinagkaiba lang nila is yung power reassurance, it talks about psychological niya. Yung kailangan niyang maramdaman. Kailangan niyang maramdaman na nakakakontrol siya ng bagay-bagay. Kapag ka naman power assertive, kapag nakikita niya kasi yung babae umiiyak, yung babae o lalaki umiiyak at nanlalaban, feel na feel niya na may dominance ako dito. Ako yung malakas dito. Mas malakas ako kaysa sa'yo. Yung pinagkaiba nila medyo para magkaparehas lang. Yung focus lang yung magkaiba. Okay? Yung number three naman, anger retaliatory is, well, may kasalanan yung biktima sa kanya or baka may kamag-anak na mayroong kasalanan sa kanya. Diba? Diba minsan, diba yung isa sa mga modus ng organized crime? Pag yung isang tao may nagawang masama sa'yo, huwag siya yung gantihan mo, yung mga kamag-anak niya kasi doble, triple yung sakit nun sa kanila. That's anger retaliatory. Sadistic, ito yung mga tao na they will not be satisfied unless nasasaktan yung tao. Kailangan nilang makitang sadista. Dalawa kasi yun eh, sadista at saka masochism. Kapag ka sadista, kailangan manakit sila. Kapag ka naman masochista, kailangan saktan sila. Alam niyo, plus may Facebook group ngayon sila. Eh. Dapat talaga kasi, hindi kasi maganda pag yung sadista, may nakarelasyon siya na hindi masochista or na hindi masochism. Dapat, ang maka-forever ng sadista, yung taong gusto yung masaktan. Eto class, yung sadistic, they will not be aroused. Hindi sila masasarapan. Hindi sila magkakaroon ng erection kapag hindi sila nananakit or hindi sila masasaktan. So, yun yun ha. Kapag ka sadista, nananakit sila bago sila ma-arouse, bago sila malibugan. Kapag ka naman masokista, nalilibugan lang sila kapag ka sila ay nasasaktan. So, dapat talaga kasi sila yung magtugma. Para walang magdemandahan. Ganun. Pero kasi kapag ka nagtugma yung sadista doon sa ayaw namang sinasaktan siya, eh, rape yan. Bawse yan. That's sadistic. Kapag ka naman opportunistic, like, magnanakaw siya, for example. Magnanakaw lang siya. Yun ang pinaka-general na tanong, magnanakaw lang siya. Pero yung ending,
Dahil nung umakit siya sa bahay, yung babae natutulog, walang kalaman laban, at parang mukha namang walang ibang tao, na-rape niya na din. Kapag ka-opportunistic, it was not on his or her plan. Nagkaroon lang talaga ng magandang opportunity, kaya ginawa niyang second offense yun. Okay? So that's the different types ng rapist. Okay? Tapos, tuloy natin sa the victim questioning. Ayan. Ito class, very sensitive ang pagtanong ng sa rape. Kasi you're asking the person na ikwento yung nangyari sa kanya. Di ba parang gusto na nga kalimutan yun, but wala kang magagawa because you need to ask. Kailangan mong magtanong ng question. At mahirap talaga yun, lalo kapag ka-in-shock pa sila. So, sa pagtanong sa victim, dapat ma-identify mo tong mga to. Pumayag ba siya or hindi? Gaano ba yung pananakit sa kanya? Paano ba siya na-penetrate? Talaga bang nakapasok or na-finger lang or any other means? Ano ba yung mga action niya before nangyari yung rape, after ng rape? Magkakilala ba sila? Magkaano-ano ba sila? At syempre, number 8, na-identify niya kaya yung suspect. Well, class, ang nakakalungkot kasi sa rape, mostly ng rape, they know who is doing that. Alam nila, kilala nila. Yan ang nakakalungkot sa rape. Hindi sila stranger. Okay? Ano class yung mga medical examination na kasama kapag rape? Well, of course, kasama doon talaga. Kailangan ma-i-imat. Kailangan ma-examine yung vagina. Kailangan ma-check yung damages. May nangyayawing interview. Hindi siya interview, documentation siya before. Mahilig kasi ako last manood ng mga documentation sa Netflix. Nakakatuwa kasi yung mga real life. Hindi nakakatuwa. Pero may mga learnings ka kasing makukuha doon sa mga real life na investigation. May isang biktima, ang statement niya is, after niyang na-rape, pinunta siya ng ospital, tapos yung mga doktor, nakailang tingin sa vagina niya. Parang lalo siyang na-demoralized. So, dapat nun sana, mayroon din pag-iingat. Hindi lang yung based na talaga sa investigation. You need to consider yung emotional state din ng biktima. So, pagka medical examination, dapat ma-identify yung kanyang emotional status. Okay ba siya or baka naman psychologically affected siya? Ano ba yung pananamit niya? May mga nasira ba sa kanya? Ano ba yung mga pasak niya sa katawan? Nasaktan ba siya? May trauma? Mayroon ba siya sugat sa genital, sa bunganga niya, sa puwet niya, sa lahat ng pwedeng na-abuso? Naiwan ba yung specimen? Kasi it's very effective for DNA examination. Kailangan din siyang ma-check kasi baka nahawaan siya ng HIV. Baka may mga nakakahawang na ibigay sa kanya. Yung mga kuko niya, kasi syempre nanlalabad siya, may naiwan pa doon mga palat. May mga naiwan bang mga pubic hair, fibers. And syempre, kailangan talaga siyang makuna ng pictures para ma-illustrate yung physical na trauma sa kanya. So yan class yung kasama sa mga rape investigation. May mga taong kapag pag-uusapan yung rape, parang nakakatawa or ginagawa siyang joke. Pero yan, class, it's never respectful to look at it sa nakakatawang paraan. Kasi yun nga, rape is rape at traumatic to. Ito yung mga instances na hindi siya madadaan ka sa ligo kahit na 20 years sa ligo pa yan. It will always be. Ngayon din akong na-watch sa Netflix, documentation siya. Yung biktimang yung class, naka-survive siya. Kasi yung babae, nare-rape siya, pero gustuin kasi niya. Tapos, syempre, hindi siya nanlalaban kasi nga gusto niya din. Game na game din si ate girl. Eh yung lalaki pala, ang gusto niya, pag nare-rape niya, kailangan ng lalaban. Eh hindi nga siya nanlalaban kasi gusto niya nga. So, na-irita yung rapist. Hindi siya na-rape, iniwan siya. Iniwan siya dun sa kwarto, hindi tinuloy yung pagka-rape sa kanya. So, ayun, tapos later on, nalaman niya sa TV na rapist pa talaga yun. Isa yun siya sa mga nag-file ng testimony niya. Pero yun nga, hindi siya nagalaw. Kasi gusto niya magpagalaw. Kaso ayaw siya galawin kasi nga hindi siya nandabat. So, ayun. Anyway, yan yung kabuuan ng module coverage natin. Magbibigay ako ng panibagong module. Tapos,
nakafocus tayo ngayon sa legal medicine na, and from the very beginning, diba sinabi ko naman sa inyo na interesting yan, legal medicine. Mag-upload ako ng panibagong modules ninyo. Maraming salamat for staying with me. Sana may naintindihan ka. Sana alam mo yung ibig sabihin ng albor, rigor, livor. I hope you understand it until now. Sana alam mo kung ilang oras bago makompleto yung labor mortis, which is 12 hours. Sana alam mo na kapag kayong bata, pinatay siya, 2 days old pa lang siya, infanticide yun. Pero kapag 3 days or more, parricide na yun. Pero kung stranger, homicide lang or murder. I hope naintindihan mo na yung mga bagay-bagay niya. Maraming salamat sa pakikinig mo sa akin. Mag-ingat ka, magpakabait ka. Bye-bye. Stop recording.